Good morning, Philippines! So, nandito na po tayo sa farm ng isa nating kaibigan. Isang kaibigan at miyembro ng Bagora Farmers Agriculture Cooperative na tinatawag na Baparco. Nandito po kami para sa actual demo ng pag-alaga ng alagang gatasing kambing, at tuturuan din po kami kung paano magturok, magsupak, magputol ng kuko, at iba-iba pang mga paraan kung paano ang tamang pangangalaga ng alagang kambing. Mamaya po magkakamera po ng actual demonstration ng kuanan ng alagang kambing. So, sige po, abangan po natin ang actual demo ng mga taga National Dairy Authority. Ang kauna-unahan ko pong ituturo ay yung pag-restrain po ng ating kambing. Butas na nga. Kung sa ganun po, pag hinawakan po natin siya sa part na to, relax na po siya. Hindi na po siya magpupumiglas. Kung ito naman po ay medyo may kalakihan, kagaya po itong barako natin. Ito po ay hawakan niyo sa may bandang panga at iipitin niyo po. Iipitin niyo po dito sa kanyang unahang paa. Kung sa ganun po, makapagbigay po tayo ng gamot sa leg nang mas madali po. Yan. Ano ba yung sinasakal? Paano ba? Hindi, hawak lang. Parang mo sakal. Parang gusto niya. Relax na po siya. Ngayon po, yun po yung isang pang-restrain. Paano po halimbawa pagka meron po tayong kailangan ihiga? Yun. Kasi minsan po kagaya ng hoof trimming po natin, which is yun po yung pagtatanggal ng kuko. Mas madali po yung nakahiga compare po sa ihahangit yung paa kasi sisipa po yan. Ngayon po, i-identify nyo po kung alin yung kaliwang bahagi ng kambing. Dito po, harap sa likod po kayo yung kaliwang bahagi niya po. Okay. Ikaw pa rin, tara. Ikaw hindi po ni. E di ngayon po, nasa kaliwang bahagi po na po ako ng kambing. Huhulihin ko po itong kanyang dalawang paa at itutumba ko po na pa ganito. Then nahawakan ko po uli sa leeg para po maging relax. Kasi pag hawak nga po dito, magiging relax po. O di naman kaya, dadaganan ko po ng hita ito. Kung sa ganun po, mas madali na po akong makakapag hook trim. Yan po yung pwede natin paggawaan po. Ang restrain sa kanya. Kasi dapat pantay. Tapos po, eto, ganun lang po. Pero sa dito sa kambing, wala pang hinukuhan, wala pa? Wala pa naman po. Wala pa. Yan po, tapos makapag-hoof trim na po ako dito sa part na to, at saka po sa kabilang paa. Lahat po ng paa, mahawakan ko na po ng maayos. Sir, po, pwede magtanong, bakit sir kaliwa, hindi kanan? Tama. Rumi nga pa na maipit ko sa ulit. Apo, kanan nga po pala, ma'am. Kanan bahagi. Tama. Paghila po. Sorry. Tama nga. Sabihin, kanan yung ihiga. Apo, kanan bahagi po yung ihiga. Sa tibet niya, kalawa po, hindi pwede. Nandito po yung chan. Chan. Maipit po muna ka. Ano ko tawag din eh? Yung buntisan. Dikit, yan din. Sinong hipi ngayon? Pinagbigyan ko kayo kagabi. Yan po. Ngayon po, hindi po ako papayag na hindi niyo po magagawa yung pare-parehas. Kaya po, ihingin ko po na may mga mag-volunteer po na gawin po yung pare. Uli po na kambing, i-restrain po sa pamamagitan ng paghawak sa leeg. Then, itutumba dito. Malala po uli. Tama po si Ma'am Lisa, kanan. Kanan na bahagi po yung itutumba. Ngayon po, sino po yung magbo-volunteer? Ngayon, maghuli tayo din. Pag-volunteer tayo, dalawa. Ang ano, sir? Huwag na po ito, ha? Iba na ba? Takot sa akin! Sige po. Amin na litit. Yun, nilitik na.
Ano? Sa takalan? Ito tumbangan eh. Yan po, yan po, ginawa na po ni Kadading. Relax na po. Kunyari po, katulong po ako ni Kadading sa pagtuturo or pagsusumplement ng hayop. Mas matuturuan ko na po siya dito sa laman sa may hearing. Okay. Kasi relax na po siya. Sige po, Kadading, try nyo na pong itumba. Tumba. Wala pa po kung ano. Kanan! Kanan! Kanan at sige itong kanan. Yan. Oh. Yan. What? Ay, huwag ipitin! Ah, ah, what do you do? Oh, ay. Ulit, ulit, Kadading. Straight na kambing. Oh, ganito po ulit. Oh, rin lang. Oh, rin lang. Kadading. Oh, rin lang. Oh. Kada din ganito po. Ibitawan niyo muna. Para may hina. Ari po uli ha, para may pakita ko po uli sa inyo. Huwag po gagayahin si Kada Ding. Huliin niyo parehas yung dalawang paa. Tapos po, sambut niyo po ng tuhod o kaya ng hita at dahan-dahan iiga. Ulit po, matayo, sambot ng hita or paa, unti-unting ihiga. Tapos, ipit. Ayun pala ihiga kami. Samalan po, medyo mano yung gamit natin ngayon, naiwanan ko po kasi. Ngayon, yan po, na-imagine nyo po, dapat po, yan, label. Pantay. Pantay ito dito, which is hindi na nangyayari ngayon. Kasi mas mataas na to. May takong siya, pero ang takong nasa unahan. Hindi malina po agad, no? Kaya yan, lilinisin po natin. Na matalas na kutsilyo. Tayo nga lang... Sorry. Tayo nga lang po, cutter ngayon. Yung nabanggit ko po kahapon na panggupit na ganun, wala lang po. Pero mas maganda po. Maganda pa yung panggupit na kayo sa atin, no? Ito pala yung ginawa kundi. Ikaw, prune. Ingram, eh. Sige po, itutuloy ko lang po. Yan. Dinis po muna tayo. Tanggal muna po ng takong sa unahan. Malaki din pala. Yan po. Tapos ito po, kung hindi po level, atin pong tatanggalan din. Paano madali na sugat, ware? Yan po, sige po, may tuturo po ako. Diba po, kanina brown? Brown po. Tapos medyo namumuti na po ngayon. Pag po puti na, medyo pwede nyo pa pong bawasan. Pag nagkulay pink, tigil na. Kasi ang kasunod pong kulay ng pink, dugo. Yan po. Tapos, kung meron kayong part na liha, para mapantay nyo po, pwede nyo lihain. O kaya po yung kikil na malapad. Ang goal nyo po, ano nyo po siya, mapantay nyo na pag tumapak siya dito, is pantay na. Mas malansi na po. Anong disadvantage? Ang disadvantage po, ma'am, sa balanse. Saka po, mas madulas. Kasi po, ito po, kung pansin nyo po, makinis. Yun. May possibility siyang madulas. At mamilay po. Kung mahaba po, baka po sumingit na dito. Gumanito po tayo. Ito po yung magiging, ano natin. Yan. Then po, sa part po nung kanyang... Ito naman po, mga boss, yung uri ng pagtuturo kung paano turukan or bakunahan at magbigay ng supplement na gamot or vitamin sa ating mga lagayang kambing. Uli po tayo. Yan po. Hanggang sa mga buo po tayo ng packet na parang bulsa. Parang bulsa sa balat. Then po, saka po natin siya tuturukin. Aray. Tuturukin po natin siya sa ilalim ng balat. Wala lak na laman, balat lang. Opo, balat lang po. Sa pagitan ng laman at balat. Opo. Sa ganun po, makakapanyo na po yan na nasa ilalim na ng balat. Ipilin nyo po. Re-restrain ko po. Ay, oo. Oh. Yan. Yan po yung isang pagbibigay ng gamot.
sa ilalim naman po ng balat. Ano ang gamitan hanggang yan? Kahit, bali po, mamaya po, sorry. Kung napil nyo po, sorry, ilan lang yung nakapil kasi baka po mag-anong. Pero ang practice nyo po, yung pagkurot na magkakaroon po ng packet. Ay, kahit hindi ko, siguro kahit ganyan na lang. Minsan nga po, dito na lang. Para, yan po. Wag lang po talaga, kasi kaya ko po ginagawa yun. Nang hindi pag ganito po, posible po, lumampas lang po yan. Kaya ginagawan ko po talaga ng bulsa. Pero kung sanay na naman po kaya, konting kurot lang nyo po dyan, mararamdam nyo na po. Mm-hmm. Basta sa pagitan ng balat at laman? Opo, balat po. Sa ilalim po ng balat yung pagbibigay. Ito po yun. Nakalagay po yung solution for injection. IV, intravenous. Ito pong IP, rekta sa... Pero wag po to, rekta po to sa bagay. Then ito po, SC. Yung naputuro po sa inyo ni Doc Pate kahapon, subcutaneous. Subcutaneous. Pag meron po nakasulat dun yung gamot, any method po na gamitin nyo ng pagbibigay, pwede. Basta kaya, kumbaga, yung po ating, ito pong gamot na to, IM po yung ginawa natin kanina. Which is yung intramuscular sa may part ng leeg. Kung bibigyan po natin siya uli ng gamot, at wala na tayong part ng leeg na pwede, kasi dalawang gamot na inibigyan natin sa magkabilang leeg, pwede na po yung SC, or yung subcutaneous. Kung nakalagay sa gamot. Yun po. Nakalagay mo ganyan, hindi. Ibig sabihin na mayroon dyan, SC, pwede po yan. Opo. Pwede din po ito, subcutaneous. Tapos, sunod po kayo sa tagubiling. Kung gano'n po karami. Huwag pong labis, huwag pong sobra. Yun, ganun po. Ay, kahit pala vitamins, pwede rin yan. Opo. Yun po. Kung wala na sa leeg. So, yun po yung isa. So lahat lagi na ito may label na kuhan pattern? Basta po sa label po kayo babase. Okay. Kung hindi nyo po nabasa sa label yung SC or yung IM, hindi po pwede yun doon. Kagaya po nung ating mga pamurga, wala pong... oral na pamurga na may nakalagay na IMSC. Siya po supak yun. Okay. Okay po. Oral. Sige po. Speaking of supak po, yung pagsupak naman po yung ituturo natin. Okay. Kunyari na lang po na may laman na po itong pamurga ha. Hindi ko na lang po... Lam na na tubig? Sige po. Para alam, para kita namin kung paano kang... Kung paano kung nainom mo hindi. Ang ginagawa ko po, isusot ko po yung daliri ko dito. Then po, saka ko po ipapatungtong syringe at unti-untiin ko pong ibibigay. Tapos isaran niyo po yung bibig. Sige. Ay, ano, tatagalan sara? Hindi naman po, ininom na naman. Ininom na, huwag lang po talaga yung mailuwa pa niya. Yun po ha, ulit po, wala po silang ngipin po sa part ng baga. Kaya, papatong yung... Libre niyo pong mahawakan. O kaya naman po, pag ganito, kabaligtara naman po. Paibabaw naman po, kaya sa ilalim. Basta ilagay. Opo, tapos po, unti-unti lang po. Paalala po, bawal nakatingala pag bibigyan ng pamurga. Yun. Baka po hindi sa daanan ng pagkain pumunta, kundi sa daanan ng hangin. That's libre lang, normal lang. So, yun po. Dapat po, relax position niya lang. Sige po, pwede niyo pong itry kung... Gusto niyo pong ma-feel kung paano isuot yung daliri at makagat. Kung gaano kabigat yung ating kambing. Sa pamamagitan ng medida. Ito po ay medida ha, hindi niyo lang po masyadong kilala. Medida po ito. Saan nabili yan? Dito po lang ako sa baba kumuha. Yan, hindi kunyari may medida po tayo. Itatapat po natin yung medida sa inches. Sa inches po, hindi po sa centimeter. Ngayon po, susukatin po natin yung tapat ng puso ng kambing. Tensyahin ko lang po, siguro mga 27. Pakisulat po, kunyari, 27. Di ang heart girth niya po, or yung kanyang tapat ng puso ay 27 inches. Mula naman po dito sa unang, sa joint niya po dito, sa balikat, hanggang dito po sa dulo ng point ng puwet, susukatin niyo din po by inches. Okay. Ito po, tansya, ay ano ganito? 26! Ngayon po, ang formula po niyan, heart girth times body length, which is 27 times 27 times 26. Yan po yung magiging equals niyan. Okay. Divided by 300.
constant po yung 300 para malaman po natin yung ano ng lifestyle. Ano? 300. Ang lalabas po dyan, 63.18. Divided by 2.2. 28 kilos po, kunwari, yung kanyang weight. Hindi na po naglalayo yan. Yan, tama po si Kadading. Na-identify niyo po na ganito kabigat yung kambing. Mas accurate na po yung pagbibigay niyo ng gamot.